Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat, at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Liner News, Philippines, Errol Dakabe of Kamaong, Asero. Thank you. Welcome back sa ating palatuntunang Kamaong Asero. Happy New Year ulit, no? Ganun pa rin ang ating bati sa mga Pilipino, mga suki natin sa ating palatuntunan sa Pilipinas at sa ibayong dagat. Pero kami po ay toned down kami. Kami po ay nalulungkot sa nangyaring trahedya sa maraming lugar sa ating bansa, especially sa Kabikolan. Napakarami pong namatay sa Bicol region. Okay, so we're now setting up our line sa TUL by. Kausapin po natin ang head po ng Municipal Risk Reduction and Management Office. We are referring to Sir Manuel Damo. Live dito po sa ating palang Asero. So standby po kayo mga taga-TUL by, mga Bicolano, mga nasa Metro Manila para direktang makakuha po tayo ng latest information sa sitwasyon po dyan sa ating hometown, TUL by, na pinakamatinding tinamaan po ng landslides and flash floods. Dito po yan sa Leader Knows Philippines, sa Kamaong Asero program, na sabayan pong napapanood sa Pinoy Extreme Channel. Ulitin natin yung ating number, ano po, sa mga may nais itanong. Tawagan niyo po kami sa 0927-494-2175 at sa 0949-736-5000. Again and again, hinihikayat ko po kayo na ayudahan po ninyo, makiisa po kayo sa ating mission Tabang Tugang, isa pong fundraising campaign ng Leader Knows Philippines para po sa mga biktima ng bagyong si Usman, especially doon po sa mga pamilyang may nasawi. Ano? Yun po yung ating priority. Please send your donation. Please deposit your donation sa BDO Savings Account name Errol Dakabe with account number 103-700-46373. So, tinitiyak po natin sa inyo na ang inyo po mga tulong at mga donasyon ay makakarating sa mga karapat dapat na mat. And I hope to do it ASAP. I want to go to TUL by Saturday. Nice po nating bumiyahe ng Biyernes ng gabi para Saturday ay may parating natin ng ating pong mga tulong. Ulitin ko po, nilagay fund na 5,000 piso ang ating Mission Tabang Tugang. So this time mga kaibigan, as promised, nasa linya natin si Sir Manuel Damo, ang head po ng MDRRMO sa bayan ng TUL by. Sir Manny, magandang gabi po. Si Errol Dakabe sa Kamaong Asero sa Leader Knows Philippines at sa Pinoy Extreme Channel. Sir, good evening. Okay, magandang gabi po. Magandang gabi po. Kumusta po kayo dyan, sir, sa munisipyo? Ito po, katatapos lang ng ating ginagawang retrieval operation. Terminate tayo ng retrieval operation. Kanina lang nang makompleto natin na makuha yung sa isang barangay po na mga nawawala po na dahil po sa landslide. Opo, opo. Will you please tell us ilan na po ang officially masasabi po nating kumpirmadong namatay, sir, casualty diyan sa bayan natin? Sa ngayon po, 14 po ang kumpirmado na nakuha na po yung mga bodies po, nagkaroon na po ng retrieval ng kasi sa mga bodies. Uh-huh. Siyam po sa barangay Sugod, isa po sa barangay Barii, tatlo po sa barangay Maynonong, at isa po na inanod ng baha sa barangay Gaho. Oh, so 14 na po, sir, as so based on your data, no? Confirm. Opo. Meron po bang mga missing pa, Sir Manny? May dalawa pang landslide area po na hindi pa napapasok dahil ngayon lang po na clearing yung
yung parte ng malapit po sa barangay nila. Ano po? So, ito po kasi stretch ng ating kiwi sa ngayon road ay mga 13 kilometers po mula po doon sa unang may landslide hanggang po doon sa dulo na mayroon landslide. So, around 7 kilometers pa lang po ang nakukover ng ating clearing operation team. Kaya may around 6 kilometers pang magkakaroon ng clearing para mapuntahan po yung isa pang barangay. Ito pong barangay Maynonong. Aha. Barangay Maynonong is the farthest barangay in the upland area. Ay, hindi. Mayong po. Yung Mayong. Oh, sorry. Mayong. Apo. That's close to Camarines Sur po. Itong Maynonong po ay next barangay na nitong hinintuan ng ating clearing operation ngayong araw po. Alright. Do we have enough heavy equipment, Sir Manny, to perform the clearing operations ASAP? Sa tulong po ng ating mga private sector at kasama na po yung provincial government, DPWH, mm-hmm. At saka iba pang mga tumulong po, mayroon po tayong halos mga madami-dami naman na mga equipment, tulong truck, loaders, pati na rin na aluminum boat na ginagamit natin sa coastal area para madala yung mga risk items yun sa mga hindi pa nakapasok ng ating mga vehicle. Apo, so paano po ang sitwasyon ng mga residente doon if they are right now remain to be isolated? Hindi ba po ay pwedeng puntahan yan, sir, through the sea, Laguna Gulf, sa bangka? True bangka? Sa bangka po uh-huh. Ang ginagamit po natin kasama po ang Coast Guard. Uh-huh. Ang inuna po natin na nung mga nakarang araw ay pag-transport po galing po sa area ng mga injured persons. Uh-huh. So yun po ang inuna natin. At ngayong araw po ay nag-start pa din po tayo ng relief distribution. So gamit pa din po yung ating mga bangka ng ang nagiging problema lang po natin itong maya-maya na paglalakas sa lumalakas din po yung alon na nagbibigay ng kahirapan sa atin na mga Coast Guard men para mag-jack doon sa malapit sa barangay kasi masyadong lumalakas po ang alon. Apo, we understand the hardship ng sitwasyon na Sir Manny. Do you have the list? Do you have the names, Sir Manny, nung mga casualties? Are you at liberty to mention it on air? Sige po. So banggitin po natin yung mga recovered na bodies pati na yung namatay related din sa typhoon at saka yung inaanod. So, sama-sama na po dito. Apo. Ang una po si Gabriel Ignacio, 11 years old po siya, from Purukwan, Sugod, Kiwi Albay. Sunod po na nakuha si Nimrod Bobis Jr., 40 years old, mula din sa Purukwan na sa Sugod. Rita Climacosa, 52 years old, Sugod din po. Simbulan Mark Angelo, 15 years old, Sugod din po. Convincido Ruben, 52 years old, mula sa Bariis. Consulta Ranel, 45 years old, sa Barangay Maynonong. Consulta Charming, 10 years old, mula din sa Maynonong. Consulta Jasmine, 7 years old, Barangay Maynonong. Then, Bobis Nina Angelin, 6 years old, mula sa Purukwan, Sugod. Dacuno Maylin, 10 years old, Sugod. Medyo malabo to, sir. Pasensya na. Ronnie Clerigo, 46 years old, taga Purukwan, Sugod. Then ito si Cupino Plancia, yung naanod po ito sa Ichu Mayharigi ng Barangay Kurukuro. Mm-hmm. Then Basilio Jose, 79 years old, Barangay Sugod. At ito pong last natin ay si Arnel Bragais, 31 years old, mula din po sa Barangay Sugod. Apo. Nasaan na po yung mga casualties na yan, sir?
pinaproseso na po sila sa isang funeral ano po dito sa atin mula pa po kahapon. Uh-huh. So yung iba po ay naibalik na po sa kanilang mga residence, maliban lang po doon sa mga tira-tira yung bahay po nila doon sa Atlan area. Tama. Kung saan po nakalagak po sila ngayon sa kanilang mga relatives. Apo, apo. Ano po ngayon ang tulong na ipinagkaloob na at maring itulong pa ng munisipyo, Sir Jan, especially sa mga namatayan? Opo. Sa mga namatayan po ay nag-commit na po ang local government ng financial assistance para po doon sa ating mga namatayan. I-confirm ko lang po sa social welfare office kung magkano po yung, kahit hindi ko po alam exacto yung amount. Kasi naka-concentrate po tayo doon sa retrieval operation at saka clearing operation. So itong mga financial assistance at saka mga relief operations ay sa Municipal Social Welfare and Development Office naman po nakalagak ang ano po ang trabaho ano po. Tama po. So ang alam po may financial assistance and meron na rin po tayong mga relief distribution, mga food and non-food items sa ating mga residents po na naapektuhan po itong landslides, itong bagyo at saka mga flooding. Apo, apo. Based on your data, sir, ilan ba ang natabo ng bahay sa bayan ng Tiwi? Come again. Ilan po ang mga bahay na kumpirmadong natabunan, nawasak dahil sa landslides? Ang kinukonsolidate rin po natin yung data kasi po yung mga ang nakaka-problema po sa atin yung mga hindi pa na inaabot po para sa confirmation ano po. Uh-huh. So hindi ko pa po mabibigay ang eksaktong number. Engineering office po ang nag-aasikaso. In charge ngayon. Opo. Opo. But in general, sir, anong mga specific barangays ang hardly hit sa bayan natin? At ang hardly hit po ng ating itong landslide ay mula po Barangay Sugod. Aha. Barangay Sugod, Barangay Lourdes. Meron po siya sa mga sa mga roads nila pero wala naman pong casualty. Then Bariis, Kuruan, Mayunong, Misipis, Dapdap and Mayong. So ito po lahat po na ito na along the mountainous area and along coastal area. Sila po yung mga hardly hit ng ating pong nangyaring tropical depression. All right. May kailangan pa ba kayong tulong, Sir Manuel, para opo, po sa hindi pa natatapos na clearing operations? Would you tell us, tell the viewers, tell our kababayan na nanonood po sa atin ngayon? So tuloy-tuloy po yung assistance na hinihingi namin sa mga government agencies tulad ng DPWH at mga private companies na nagpahiram ng kanilang mga gamit para po maklear po yung remaining around 7 kilometers pa po na road na nagkaroon po ng landslide. So ito naman po ay may mga patches pero ang pinakamalaki po dito ay sa boundary ng Misibis at Maynunong kung asan po andun po yung tatlong remaining meeting sa Barangay Maynunong. Mm-hmm. So, syempre po, kailangan din po ng ating mga tao yung potable water, relief food and non-food items. Para po sa non-food items, malaki pong tulong kung mabibigyan po sila ng kumot at saka banig para po dahil mas madami po sa kanila, lalong-lalo na sa Barangay Huruan, yung nagkaroon po ng flooding na halos. Hello, sir. Kausap po natin si Sir Manuel Damo, ang MDRRMO head sa Tiwi Albay. Saglit lang, naputo lang tayo, ano? Balikan natin dito po rin sa Palatuntunan, Kamaong Asero. Standby po kayo and we're getting direct information sa ating kausap para tayo po ay will inform as to what's going on sa bayan po natin sa Tiwi Albay. Balikan natin si Sir Manuel. Sorry sir, naputol po tayo. You were saying you need, our people need clean water and what else, Sir Manny? Opo, food and non-food items din po, lalong-lalo na yung banig at saka kumot, kakailanganin ng ating mga residents na
na nadaanan po ng flooding. So opo. Madami pong lugar na nadaanan po ng flooding. Opo, opo. Alright. So, nakikiramay tayo, Sir Manny, especially doon sa mga may nasawi, ano? And hindi opo. Po natin inaasa na ganito na pala now. Are we now seeing places na idideklara po ninyo very soon na danger zone area na? Opo, ganun nga po. Kaya nung isang kahapon din lang po, nandito na ang Mines and Geosciences Bureau para magkaroon ng assessment po doon sa mga nagkaroon ng landslide, para madeklara po ito na hazard area. Mm-hmm. Siyempre, pag-uusapan din po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council with the technical assistance ng mga government agencies po ito para madeklara po or makapaggawa ng rekomendasyon kung ano po ang dapat gawin doon sa mga kabahayan na under po sa malapit sa mga hazard area. Opo, opo. Would you agree with me na isa sa dahilan kung bakit nagka-landslide ay ang pagkawala na rin po, pagkaubos ng mga punong kahoy po dyan sa paligid? Ang punong kahoy po dito sa TV ay around 40%. Sabi ng ating gobyerno ay around 40%. Sabi naman ang forest cover, medyo okay pa din naman dahil protectionan din dahil nasa geothermal reservation area ang CV. Pero ito po na pagbagsak ng 487 millimeter na ulan or katumbas po ito ng 84% ng average monthly rainfall ng lugar ay sinukonsidera namin na isa sa naging dahilan dahil ibinagsak po yung halos 84% na dapat ibabagsak sa isang buwan ay naibagsak po ng isahan lang sa araw po ng December 29. So ito po ay isa sa tinitina natin na prior pa noon po nito, nagkaroon na ng mga declarations. December 23, nagkaroon na ng orange at saka red rain warning yung ating albay. Sa tingin natin ay loose na yung mga lupa dito sa ating kabundukan sa may area ng iwi po. Opo. Diyan ba sa atin na in place na ginawang standard na ng PAGASA, ng FIBOX, ng Mines and Geoscience Bureau. Ginagawa na rin po natin yan, sir. Oo. Kasama na po yan sa ating DLRM plan at contingency plan. Naka-state na rin po yan. Plus, sa ginagawa nating mga orientation sa barangay, tungkol sa disaster reduction, ay lagi na rin po na nababanggit. Mm-hmm. Actually, continuing na po natin ngayong December, bago po nagkaroon ng bagyo, ay very fresh po na nagkaroon tayo ng mga barangay DLRMC orientation para sa ating mga barangay. Apo. So, alam na alam po nila yung gagawin sa oras ng mga ganito po. Although I understand, Sir Manuel, na they had been there for so many years at hindi naman madali talagang bigla-biglang na sabi natin ito, danger area, na risky area ay makakalipat kung saan-saan. Plus the fact that wala pa tayong plano para sa kanila, sir. Opo. Although may identified po tayo na relocation area, ay tinatrabaho pa din po ito hanggang ngayon po. By the way, naalala ko sir, yung Mountain View dyan sa Barangay Naga, kumusta po ang sitwasyon dyan? Yun po yung isa sa lokasyon. Yung paakyat po doon sa may Mountain View, yung mismong road niya, sa right side po noon, doon po nagkaroon ng pinakamaraming casualty po sa landslide. So around 8 po ang nakuha po doon. Doon kasi maraming bahay sa baba? Opo, yun po sa baba. Tatlong bahay po ang naapektuhan ng landslide doon. Alright, so ulitin natin na tayo po ay sobrang nalulungkot sa nangyari. Sir Manny, kami po ay from time to time tatawag po sa inyo. Kami rito sa Leader Knows Philippines, naglunsad na ng Mission Tabang Tugang and we hope to be there by Saturday. Ano naman pong malikom namin dito, sir, ay ipapaalam po namin sa inyo, no? I-coordinate po namin maraming sa inyo. Maraming salamat po. Ngayon pa lang po ay nagpapasalamat na tayo sa tulong na may papaabot ng ating mga kapatid galing po sa ibang lugar. Alright. Sir Manny, maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtrabaho dyan, pagligtas at ayos pa pag-asikaso sa mga apektadong lugar, mga tinamaan po at nasa lantanang bagyo si Osman.
Maraming salamat din po, sir. Maraming salamat. Thank you, sir, for taking our call. Maraming salamat po and magandang gabi po sa inyo. Sir Manny Damo, ang head po ng MDRRMO sa bayan po ng Tiwialbay. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magbabalik po tayo mga kapatid pagkalipas po ng ilang importanteng mensahe. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.